guys, welcome back to my channel. Today I will boodle you because this is a favorites video. Hindi ko alala kung kailan ako last na gumawa ng favorites, but these are medyo mga bagong items na hindi ko pa napakita sa inyo dito sa YouTube, pero palagi ko pinapakita sa Instagram stories. So might as well compile them all and make my current favorites video. Alright, simulan na natin with fashion. And the very first one I want to share with you is this bag from Teddy Blake. So, ito lang yung daladala ko na small daily bag nung nag-US trip ako. Isip ako ng isip, every time na punta akong US, anong bag dadalhin ko? Kasi isa lang gusto kong dalhin para magagamit ko yun sa mga kapatid ko. And this is what I brought because unang-una, yung color niya. I know that it will match any of my outfit because most of my outfits are like nudes and browns and mga earth tones ganyan. Or if not black, so bagay pa rin. I can wear it as a casual wear dahil may strap siya na ganyan. And if bigla ang may formal ganap or party or whatever, I can just tuck in yung strap tapos as a clutch or ganyan. It's so fashion. Bagay siya sa any outfits. Kaya perfect siya pag travel kasi you never know what is the ganap. Like kagaya nga ng travel na ginawa ko, which is 1 month. So hindi ko alam kung ano yung gagawin namin the whole time. Ito yung perfect na naisip ko na babagay sa halos lahat. Kahit isang lang yung dala ko. And apart from the bagay to all of my outfits, it fits everything that I need on a daily basis. Tapos ang gaan-gaan niya pa. Even my camera fits in here, my phone, alcohol, my wallet, everything. Ang daming kasha. Maluwag talaga siya. Medyo scary lang siya kapag ka nakastrap na ganyan tapos bubuksan mo randomly. Baka kasi maghulugan. Ingat ka na lang. Pwede mo namang hawakan na ganito kapag bubuksan dahil matigas yung ganito niya. So may structure pa rin siya somehow. Super pretty, super spacious, super duper versatile. And I've been using and abusing this so much. Gamit na gamit. Speaking of Teddy Blake, they are actually having a Memorial Day sale as we speak. May 27 up to May 30, up to 70% off. Ilalagay ko yung direct link nitong particular bag na to if ito yung bet nyo. Sobrang daming other colors and I highly, highly recommend this one if naghahanap kayo ng everyday, daily bag na classic, versatile, fashionable that doesn't break the bank. So go check them out. Basta yung sale is until May 30. The next bag na lagi nyo rin nakikita sa aking Instagram lately is this Goyard na St. Louis. Most of you know na ito yung pinalit ko sa Neverfull GM ko because may love-hate relationship nga ako sa Neverfull ko. So I finally let go of it early this year and ito yung pinalit ko. So masasabi ko na ngayon na good choice. It's perfect for everyday. Lately, lagi kaming lumalabas. Minsan, isang labasan, marami akong iba-ibang ganaps. Ito yung dinadala ko kasi yung vlogging stuff ko, kung may documents man akong dala. Tapos, yung gamit pa ni Don, because may mga times din, ang daming dala ni Don, na nakikilagay siya sa akin. Matches all of my outfits as well. And, napakagaan niya. Hindi kaya no Neverfull na talaga no ang patayan kapag nakalagay yung laptop. Asakit talaga dito. Mas magaan kasi to, kasi parang tarpaulin material nga lang kasi to. Medyo mas extra ingat compared to the Louis Vuitton na monogram. I feel like na-ROI ko na siya, if not, ma-ROI ko na siya soon, because palagi ko siyang gamit-gamit. So, goodbye for me. So, kung nag-iisip kayo kung bibili kayo nito, then I boodle you. Next in the fashion department is this shades that I got from Lazada. Wala yun nito nakikita na gamit-gamit ko. Bet na bet ko kasi yung ganitong style nung nagpunta ako sa Gentle Monster. But hindi ko na-push yung sarili ko to buy it. Buti na lang kasi chinek ko. Meron namang mga similar to Shopee. I think sold out to. Pero ilalagay ko pa yun yung link nito. May ilalagyan siyang ganyan. Medyo mas class siya. And nakahanap ako ng mas murang version. Parang 70 pesos lang. It looks exactly the same. Kung nakita ko yun before ko to nakita, yun ang bibilhin ko. Because honestly for me, yung mga ganito, this is not class. Uso lang siya ngayon. Uso siya nung 90s, tas nawala siya dahil nauso yung malalaki and then nauso na naman tong ganito. For me, hindi sulit na bumili ng mga branded na mga shades na fashionable. Buti na lang hindi ko binili yung sa Gentle Monster. For the shoes, ito yung favorite ko lately. Ito yung binili ko sa outlet sa US, sa Aldo. Akala ko hindi ko siya masyadong magagamit dito sa Pilipinas dahil sa material niya. Parang bedroom slippers. So far, it still looks decent. Oh, di ba? Linaloko ako ng kapatid ko, parang feeling daw nila baba ko yung paa ko kasi mapapawisan. But honestly, amoy America pa din. Hindi pinapawisan yung paa ko, so hindi ko alam kung dahil hindi napawisin yung feet ko. I don't know, but it's just super duper cute and I'm so 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 happy na hindi ko binili yung sa Dior. May ganito naman na ako nung sinukat ko yung sa Dior. So technically, lahat ng mga outfits na naiisip ko for that Dior sandals. Ito, meron naman akong ganito. The same style, pero different material, pero the same concept and
sobrang comfortable for me because ang sarap niya sa paa. $20 ko lang 'to nabili. Kaso pinapagalitan ako ng mommy ko kasi nung binibili ko, binubulong-bulongan niya ako nung nagagamitin mo ba 'yan. Akala ko natutuwa lang ako noon. So I'm so happy na gamit ko siya lately. Bagay siya sa mga dresses, shorts, trousers ko. I'm so happy with this. Lastly, sa fashion department are hair scarves. Papansin niyo rin, 'di ba? Lagi ako nakaganito. Bumili talaga ako ng mga ganito because lagi naman nakatali yung hair ko. Nasasawa na ako sa mga ganong style. So sabi ko, mamimili na lang ako para every time na I would want to tie my hair tapos gusto kong maging girly, maglalagay lang ako ng mga ganito. You can use any kind of scarves. Actually, dati ko na itong ginagawa with whatever scarves I have or yung mga ribbons. Right now, I'm using Dior ribbons. And then, nag-add lang ako ng mga konting ganyan para cute lang. It's the easiest way to dress up your boring outfit or boring hairdo. Let's move on to beauty skincare. My favorite right now is this Dewdrop from Bag Full of Glam. Sa Instagram story ko, kinumpare ko siya sa aking Foreo Mini 2. Ginagamit ko na yun for almost 4 years and then nung pinadalhan ako ni Bagful nito, sobrang happy ko. To be honest, wala akong masyadong nakikitang difference nilang dalawa pero mas lagi kong ginagrab to just because of the shape. Napaka perfect niya for the hand, yung shape for some reason na ko talaga na paano explain. Basta ang perfect siya sa mga corners of the eyes. Yung aking foreo is pabilog. So, yung kamay ko ganyan na ganyan kapag kahawak ko. Parang awkward. You know what I mean? Hindi ko naman siya issue dati nung ginagamit ko yun. Pero nung natry ko to, parang naging issue ko na yun. Kasi, pwede pa lang mas better. Pero ang alam ko, may foreo din na ganitong shape. Although, it's 11,000 plus, guys. Yung aking mini is about 8,000 pesos dito sa Sephora Philippines. Ito na sa mga 1,000 plus lang. Kaya, kung wala pa akong foreo, hindi ako bibili kung may ganito naman. Because it does the exact same thing. Actually, mas gusto ko pa nga yung bristles nito kasi mas soft. Ang difference lang nila, may pulse yung foreo. 2 minutes yun for the whole face. Ito, wala siyang pulse na warning. Tuloy-tuloy lang kahit magsawa ka. And then, yung foreo, ever since binili ko siya, 4 years ago, parang 3 times ko pa lang siyang na-charge and I use it every single day. Ito, tingnan natin, hindi ko alam kasi hindi ko pa rin ito na-charge ever since nakuha ko. But I've been using this for almost 2 months and I really, really love it. I really recommend it. Perfect to safely exfoliate daily. Speaking of Bag Full of Glam, they sent this to me. This is what they call the Ice Pop IRF Wand. I've been using this for almost 2 weeks, 3 to 4 times daily. Meron siyang tatlong modes kasi. Firming mode, brightening mode, and depuffing mode. Make sure na may eye cream kayo or oil pag gagamitin nyo siya. So at night, ginagamit ko yung firming or brightening mode kasi issue ko talaga yung under eyes. I mean, issue namin sa pamilya yung under eyes. Sobrang saya ko nung pinadala nila sa akin to. Although medyo doubtful ako nung una kasi takot ako sa mga pain. Ayoko nung mga may pulsating or kuryente effect sa face. Natatakot ako kahit na maliit lang. Kaya tinay ko muna kayo doon sa kamay niya. Wala naman daw siya na-feel. Tapos nung tinay ko sa kamay ko, lagi naman ako na-feel. Pero sa eyes, mafe-feel mo talaga na may pulsating, parang nanginginig-nginig siyang ganon. Pero it's not uncomfortable na nagagawa ko siya 3 to 4 times a week. But ang favorite ko is the depuffing mode. Every time na mag-makeup ako, like today, naggaganto muna ako ng depuffing mode. So bili kayo if problema niyo rin yung mga under eye circles. Ewan ko kung nasama ko na to before sa favorites ko or what, but the combination of the black seed oil and the longevity vitality na essential oil ng Young Living, nabanggit ko na before na ito yung tinitake ko every single day with olive oil. 3 drops in a vegetable capsule and yun yung iniinom ko. This one kasi has frankincense and frankincense is the fountain of youth and apart from that, may pa siyang mga other health benefits kaya favorite ko siya. Alam ko na maganda yung black seed oil for skin, for health. Pero nung nag-start na nga ako magka-TikTok, by the way guys, follow nyo kasi may TikTok na ako. Nung nakita ko yung isang TikTok about black seed oil, not Young Living in particular, pero how amazing the benefits of black seed oil is for the skin and for the body. Nung nakita ko yon, sunod-sunod na, ang dami ko na nakita na about black seed oil. Dati ko na itong ginagamit pero hindi as religious ng paggamit ko simula na nakita ko sa TikTok. So, ang ginawa ko, instead of olive oil yung sinasama ko sa vegetable capsule with this one, ito na yung nilalagay ko. So, I have been taking it for 2 months na. So, hindi na ako nagko-collagen kasi gusto ko nga i-try kung yung effect na nakukuha ko sa collagen pills, kung maibibigay na ba sa akin ito. But so far, I think, yes, very, very effective for
my skin. And I'm sure na marami pa siyang ibang benefits na nagagawa sa aking internal organs. Sa makeup naman, favorite ko tong dalawang to. This one is the Tatcha na Liquid Canvas by a primer. Lately nga, lagi ako nagme-makeup dahil gusto kong gamitin ang mga makeup ko at na-miss ko nga magpaganda. Tapos ngayon-ngayon na lang tayo lumalabas. Nakita ko lang to randomly nung nakatambay ako sa Sephora. From the name itself, the Liquid Silk Canvas. Parang nag-feeling silk talaga yung skin na sobrang perfect ng lapat ng makeup dahil parang nawawala yung pores and mga bumps and whatever. Parang nagiging papel lang siya na sobrang makinis. Ganun yung effect niya. So, super duper love ko. Sulit ang pera ko dito. I'm very happy. And then, ito yung isang binili ko sa Tatcha. Matagal ko na kasi gustong gusto yung mga skincare ng Tatcha pero never ko na tayo yung mga makeup products. Ito naman is the Silk Powder. So, nung nilagay ko to sa kamay ko nung time na yun and then pinatungan ko nito, grabe, ang ganda talaga. Parang sobrang makinis na nilalang ka. Ganon. Ito yung favorite ko ngayon na setting powder. Like, very silky. Buti na lang yung babae tama. Kasi bibili sana ako ng refill ko ng Laura Mercier. But I asked her dahil nga tinry ko to. Minsan kasi kapag nandun ka sa store, parang nag-carried away ka na. Ay, ang ganda nito. Pero pag uwi mo, parang, hindi naman. Kaya tinanong ko muna siya. Eh, yung Laura Mercier, ano ko na yun? Tried and tested. So, yun sana yung bibilin ko. But she told me ito din ang personal favorite niya. Wala siyang white cast, weight, and it just blends so nicely sa aking makeup, sa aking under eyes. Basta, ang ganda nito. Sulit ang pera ko dito. I'm so happy. Of course, ang aking topper. Itong Airbrush Flawless Setting Spray, Party All Night, Stay All Day. Unang-una, napakabango nito. Bango niya talaga. Tapos, hindi ito masyadong mahal. Kaya ako lang naman ito binili. Kasi diba, kinuwento ko na sa inyo. Gusto ko ng something sa Charlotte Tilbury. Pero hindi ko alam kung ano. At hindi din pwedeng lahat dahil napakamahal. Tapos, nabanggit to nung SA na isa sa dapat kong kunin. Tapos, hindi siya ganun kamahal. Totoo ang balita. Party all night, stay all day. Nag-full makeup ako nung wedding. Tapos, nakita niyo yun sa Instagram story ko. Yung pause na pause talaga ako. Hindi aircon yung simbahan. Tapos, naka-mask pa. So, I can see my mask. Punong-punong-puno na talaga ng makeup. So, na-imagine ko kung ano na itsura ko na parang siguro tanggal-tanggal na. Pero guys, pagsakay ko ng car, mag-retouch na ako. Parang walang nangyari. So, I feel like ito yun. O baka silang dalawa. Or silang tatlo. Basta ang ganda. Sulit. And then, of course, yung lashes. Durug-durug na yung ibang lashes kasi magto 2 months na nagamit ko to. Siguro kung 30 days yung March, mga 26 days ko siyang gamit. Ganon. Pinilabas ko na itong na-rave dito tsaka sa Instagram. Pwede kayong maggamit ng ibang lashes but I think it's really this one. The Game Changer. Para siyang mascara. So, imamascara mo lang siya dyan sa eyelashes mo. And then, tsaka mo ididikit yung mga lashes. Meron pa siyang seal. Hindi ko alam kung mas pampatagal pa ba to or whatever. Pero I never used it. But, kahit di ko ginagamit yun, pinakamatagal ko is 4 days. Hanggang sa kusa na silang unti-unting natatanggal. Pero of course, I take care of them. They're just like, baka extensions. Iniingatan nating mabasa. So, ganun lang din. Pag nagihilamos ako, I try my best na hindi basang-basa yung part na yon. Pag naliligo ako, na hindi nabababad. Hindi ko pa siya natatry sa beach kasi ayoko naman na randomly may isang matanggal sa mukha kong tanga, diba? But I think kung hindi kayo yung kagaya ko na mega dive-dive at malikot sa dagat, I think uuba naman siya. Yung pa-aura-aura lang. Yung glue niya, amazing talaga. Yung lashes niya, it's so pretty. It just looks so natural. Ganda talaga nito. My favorite face sunscreen right now, ito, yung Super Goop Unseen Sunscreen, although it's just SPF 40. Mahal nito, kaya tagal bago ako nagbabudol dito. Pero favorite ko talaga to ever since, kasi kumukuha ko lagi ng sample. My God, I'm so happy. So happy nagkapera na ako pambili. Kasi ang ganda talaga nito. Pag pinagsama-sama mo to, oh my God. The best face you're gonna have. Ito parang silk din. Ganun yung feeling niya. Same sila. Lagi siyang top one sa mga Sephora must buy for a reason. Perfect siya for our weather. Hindi siya oily. Parang din siyang nagiging papel. It's parang gel type. Hindi ko kayo bibigyan ng sample kasi masasayang. Mahal-mahal niya. Maniwala na lang kayo sa akin. It's a clean sunscreen, meaning wala siyang mga toxic ganap. It's reef safe. It's non-irritating. No synthetic fragrance. And it's vegan. Super Goop. You are super. Speaking of sunscreen, this one naman is one of my favorites. Lately, nakikita niyo naman like kami nagda-dive ni Don and binili ko to for the reason na si Don ay may allergic reaction sa mga jellyfish stings for some reason. Ang lala, nakakatakot talaga yung nangyayari sa kanya. Pinost ko yun sa Instagram. Sobrang daming nag-reply sa akin ng mga dati ng mga divers na bumili nga daw ako nito apart from the wetsuit. Ko medyo may kamahalan din siya at ang liit niya pala for a body sunscreen. Pero
mga tatlong dives na yun na paggamitan namin doon nito. Ginagamit ko rin to sa face tsaka sa buong body namin. Kapag ka nagda-dive kami, matipid naman siya kahit papaano. I feel like it's effective. Ito try ko i-post dito yung effect ng jellyfish kay Don nung wala pa to. Dalawang dives namin na ganun yung nangyari. And then yung mga sumunod namin na dive, nakaganito na kami. Meron pa rin siyang kagat, pero typical, like, kung ano yung nakuha ng mga normal people, yung mga konting papulapulang tuldok-tuldok, ganun na lang. As in, very, very, very little na lang. And hindi naman siya isasuggest sa akin ng maraming iba-ibang taong mga nagda-dive na kung di siya effective, diba? Kaya, if mahili kayo sa dagat, kahit di kayo nagda-dive, bili kayo nito dahil nakita nyo, diba, kahit sa Boracay, sa maraming jellyfish, you'll never know. As much as possible, pag punta kayo sa dagat, ito na lang gamitin nyo. Kasi hindi naman natin alam kung kailan may jellyfish at wala, diba? Just to be safe, lalo kung may mga bagets kayo. And then, the Human Nature Natural Sunflower Premium Beauty Oil. It moisturizes, lightens, and soothes. Known talaga siya, yung sunflower oil, for lightening and brightening. So, ginagamit ko to as my kuyukot oil, puwet oil, kilikili oil. Parang skincare nila. Kasi hindi naman perfect yung puwet ko. Nakaubos ako ng isang maliit 1 month in preparation for Bora Bora para makapaglabas ako ng mga kuyukot. And I super duper love it because I feel like nag-lighten talaga yung area. And meron akong mga random spots sa may butt cheek ko. Nawala na rin silang lahat bago ako mag-Bora Bora. So I feel like etong may kagagawan. Kaya bumili na ako ng malaki. And ito yung ginagamit ko. Tsaka lagi ako nagda-dive nga. So, di ba nakikita niyo yung mga underwater videos ko na umaura-aura. Syempre, yung puwet ko nakatutok dun sa photographer. Kung di man si Don, eh, yung mga coaches. Di ba? Kaya dapat walang chismis. From the name itself, beauty oil. Nakaka-beauty talaga siya ng area. So, highly, highly recommended. Ang mura-mura pa. Last for the skincare. Nagkaroon ako ng dermatitis. So, at one point nung college ako, ito lang ang pwede kong gamitin. But this one has niacinamide. So, ito yung bago nilang line. Okay, alam niyo naman, I love anything with niacinamide. Ang niacinamide kasi maganda yan, makabrighten ng skin, nakaklose siya ng pores. Pagka summertime especially, maganda yung mga products na may niacinamide. Kasi pag nasusunog yung mukha natin, mabilis siyang makahelp mag-lighten ng face. Ako personally, sobrang bilis mangitim yung mukha ko kasi yung body ko hindi. So, minsan di sila nagpapantay. Mukha talaga ulik ba yung mukha ko kahit yung katawan ko tanned lang. Kaya I use a lot of products with niacinamide pagka ganun para mabilis mag-even out. Noong dumating itong Cetaphil, pinadala nila sa akin. Sobrang saya ko na may niacinamide siya kasi every morning, ang gamit-gamit ko lang is either yung Lana, Cetaphil, or glossy. Pare-pareho sila ng consistency. Yung Lana may niacinamide din yun. Kaso naubos ko na yun. So, saktong-sakto yung dumating to. Ito yung morning cleanser ko. So, mabilis nag-even out. Nakita nyo naman kung gano'n ko ka-itim. Kasi gabi, kulay kahoy na may. Nagkakulay na kami. Nung galing akong Bora Bora and US. Tapos pag uwi ko, dive pa kami ng dive. Pero hindi na ako yung mukhang ulikba because of the niacinamide. Wala akong masyadong favorite na bago for home. Just because hindi ako palaging nasa home lately. Pero, ewan ko kung naisama ko na ba ito sa dati. Nag-isip ako kung ano ba yung line namin ginagamit dito sa bahay. So talaga, PR lang din ito pinadala sa akin. Nakakala ko nga laruan. Nagandaan lang ako sa color, kaya ako nag-yes sa kanila. Tsaka, hello, vacuum yan. For some reason, ito yung lagi namin ginagamit ni Don. It's the best for the hagdanan because sobrang liit lang niya. Parang lang siya laruan. Tapos sobrang gaan niya. Na parang kayang-kaya niya in-manipulate na ganyan-ganyan yung mga corners ng hagdan na hindi nakakangalay kasi mag-an siya. Compared to our Dyson na parang yung kwento ko sa inyo about this one tsaka 4U. Wala naman ako problema sa 4U dati pero nung nagamit ko to, nagka-problema ako, diba? Ganon din ako sa Dyson ko ngayon. My gosh, magkano yung Dyson? 30,000? 40,000? Hindi ko alam, bigay ng ate ko eh. Ito, 2,000 plus. Dito na tayo, guys. Hindi ito sponsored ah, but favorite na favorite talaga namin ni Don ito. A favorite diffuser ko lately, this is the Lucia. Nabili ko to nung nirelease to sa US ng 2020. Parang 1 or 2 months pa lang akong oil bularyon. Sabi ko, shucks, ang ganda. Ginagamit ko lang siyang pang display dito sa taas. May isa pa dun sa taas na kapartner niya, yung loose tray. Pagka umuusok siya, parang nakaka-hypnotize. Parang may lalabas na genie, tapos sobrang malakas na malakas yung usok. Lahat ng mga bagong members ng May ata, pwede kayong mag-qualify to get this for free. Tanong nyo sa mga enrollers nyo kung paano. Or kahit mga luma na kayo na members, pero matagal na kayong hindi umu-order with your account, pwede din kayo mag-qualify to get that for free. Just ask your enrollers or ask me if ako man ang enroller nyo. Ang swerte nyo, kasi pinagbakbakan pa namin yan ng madaling araw para mabili sa US. Tapos pinaship pa namin. But dito, you can get it for free. So I'm so happy for you guys. The perfume na favorite ko lately is this Chloe Minis sa Sephora din. Kasi nag-explore nga ako ng mga bagong fragrances. For the longest time, I'm only using 2
scents. Isa sa gabi, tsaka isa sa daytime. Yun lang talaga. As much as possible, di na yun naman ako nagpapabango because it's very toxic for our body. But once in a while, I still want to smell amazing. Lately, favorite ko talaga to. Apart from Kasha, siya sa mga bags ko. Ang bango talaga. Next budol, this one. This is the Bon Voyage Travel Kit. Ito yung ear ko nung nasa US ako. Nakita ko lang siya randomly. It's apparently matagal na pala itong available pero lagi siyang sold out. Ay, nandiyan na lahat. Meron siyang shampoo, conditioner, lotion, toothpaste, toothbrush, mouthwash, sanitizer. Tapos mura lang to, parang mga $50 lang sa NFR market. So, pwede nyo bilhin kung member kayo. Ang laki pa ng pouch. Dito ko na nilalagay lahat. So, 10 na lang. But we are almost done. But this is the lint remover ba tawag dito. Hindi ko alam kung lint ba ang tawag doon. Pero himulmol. Well, meron kasing mga tela na hindi natatanggalan ng mga lint remover na regular kasi may parang mga himulmul na bilog-bilog. Nakita ko to nung nasa States ako. Suot ko yung coat ng sister ko, tas black, tas sabi ni ate, ay may papatry ako sa'yo. So yun, ginamit niya yung ganito niya sa akin. Sabi ko, hanap ako sa ano, Shopee and Lazada. And I found it, meron pala sa Xiaomi, 300 plus lang. Ayan yung mga himulmul no sweater ni Don kahapon. Ganyan siya, kasi gaganon-ganon mo lang sa area. Next one is this! Tagal ko na itong binili. Nung layo nga kami lumalabas. Hindi ko na maalala kung kanino ko ito nakita pero sobra akong cute na cute kasi mahilig ako sa mga ganyan. Ang dami kong mga electric fan everywhere. Yung pag naka-makeup ka tapos lalabas ka, punta kayo sa car, hulas na bago pa lumamig yung sasakyan. Kaya daladala ko ito. That's why I bought this na liit-liit lang. Tatlong level siya. Even yung one, okay na. Two and three. Diba? Ang sarap! It's a power bank, kaya medyo mabigat siya. And, flashlight! Ang saya! Ang problema ko lang dito, hindi ko alam kung robot na ba siya o hindi. Tapos nung sinacharge ko, hindi ko rin alam kung nagcharge ba siya o hindi. Kasi wala siyang light indicator. So, hula-hulaan na lang. Mura lang siya, yun nga lang medyo matagal ng shipping. So, hindi ko na sana isama dito. Pero sobrang naipay nagtatanong sa inyo for some reason. Paulit-ulit ko na itong sinasabi at palagi siya nasa favorites ko. But this is the Mask Air. Nung nasa US ako, lahat ng mga vlogs ko, namin nagtatanong ano daw yung mask gamit namin ni Nini or ng ate ko. Kasi binigyan ko sila ng mga ganito. Ito lang yung mask na ginagamit namin. We have it in all colors. So, ang dami nagtatanong kung reusable, yes. Up to 20 times ata, if I'm not mistaken. It's just like air. It's super breathable. It's lightweight. Na parang wala kang suot. Tapos, ang cute pa ng mga colors. Wala lang alam silang nilalabas na brown or beige yung mga favorite colors ko. Kaya, minsan, kapag ganun color yung gusto ko, ginagamit ko pa rin yung regular mask ko na nabili ko na before. But, most of the time, yan, mask air. I love them so much. Nag-send sila ng PR package sa akin before and then after that, bumili na ako ng bumili ng bumili. Sana po padalhan nyo na lang ulit ako. But yeah, thank you Mask Air for introducing that to me. Next ko is itong aking bagong tripod na gamit-gamit ko ngayon. So mag-insert na lang ako. But favorite ko siya kasi ang dati kong ginagamit is Gorilla Pod. So every time na lumalabas ako, ayokong dalhin dahil ang laki, nahiya pa ako. Hindi pa ako masyadong out there na vlogger. Tapos ang hirap niyang bitbitin. Hindi siya kasha sa mga bags. Finally, nahanap ko to sa Lazada and then liit lang niya. Tapos pa-extend siya. It's perfect for my daily vlogging. It makes me vlog more dahil hindi ako nahihirapan magpatong-batong everywhere. And last, tada! The Oatly na Barista Edition. Oh my God, lagi ako sobrang excited uminom ng kape because of this. Meron ako mga favorite na flavors iced coffee na natitikman sa mga coffee shops. Tapos hindi mo malaman kung bakit ganun kasarap. May hint of masarap talaga pagka unang lagok mo na gano'n. Nahahanap-hanapin mo, gano'n. Eh, feeling ko ito yun. Natikman ko yung Oatly na color blue nung nasa US ako. Yun yung ginagamit ng ate ko, tsaka ni Nini. Sobrang sarap talaga. Kaya sabi ko, pag uwi ko, bibili na ako. Kasi lagi ko naman siya nakikita dito sa Philippines, like sa TikTok, namin gumagamit. But never ako nagtiwala kasi, first of all, I don't drink milk. So, if mag-experiment pa ako ng milk for my iced coffee, delikado, baka masayang ko, tapos hindi siya mura. Tapos nung pinost ko, dami sa inyong nag-message sa akin, itry ko yung Barista Edition. As in, lahat ng nag-message sa akin, di ka magsisisi. It's life-changing. Puro ganun yung mga message sa akin, maniwala ka sa amin, itry mo yung Barista Edition. So bumili ako. Ngayon nga, yung color blue, hindi ko maubos. Kasi parang hindi na ako nasasaraban sa kanya. Hindi ko alam paano ko explain. Itayin nyo kahit isang beses lang. I know it's expensive, but 300 pesos to. Dalawang Starbucks drink lang yun. Ito marami na itong magagawa. Tapos, healthy pa siya because it's oat milk. Napakasarap talaga. Maniwala kayo sa akin. It's so creamy and so milky. Minsan na, gusto namin magtatlong coffee in a day because sobrang sarap.
That is the end of this video. I hope you enjoyed it. Lahat ng links will be in the description box below. Hope you guys enjoyed this video. If you did, please give this a thumbs up. Please subscribe and click the bell button. Para updated kayo on my next videos. Bye!